Good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat. My name is Jeffrey Antonio Ang. I'm your Assistant Director for Training and Creative Marketing dito rin po sa TokTok. At ngayon po, pag-uusapan po natin yung magandang negosyo ng TokTok na hatid po sa atin, no? Ng ating mga bosses, no? Sila Boss Joe, Jonathan So, and Boss Cardito Makadangdang. Ayan, alright? So, ready na po ba kayo? Ready na. Okay, so kung ready na kayo, ready na rin po kami. Okay, so meron po tayong i-share dito na screen para lang po sa kaalaman ng ating mga masugid na taga-subaybay. Okay, very good. Ayan po. Okay. Ayan, okay. Nakashare na po tayo ng screen. Yan. Okay. Very good. Okay. So, ito po ang aatendahan natin. Ito po ang tinatawag na TokTok Online Franchise Delivery Service Orientation. Dito po namin in-explain ng bird's eye view kung ano po ang meron dito sa negosyo natin sa TokTok. Okay? So, ready na po ba kayo? Ready na. Okay, let's go. Simulan na po natin. Okay, alam ko marami na po sa inyo excited. Marami na po nagtatanong kung paano po ba tumatakbo itong negosyo na to, itong delivery service na negosyo. Marami po nagtatanong, paano po ba kumita dito? No? Lahat po yan, explain po natin sa loob ng isang oras. Okay, very good. Malalaman, alam naman po natin nung simula po nung tumama yung pandemic dito sa ating bansa, katakot-takot na problema po ang naidulot nito. Hindi lang po ang paglalaan ng ating kalusugan, pero ang pinaka-importante po dito, no, yung talagang mas noticeable po, yung tinatawag na economic impact ng pandemic, no? Marami pong nawalan ng trabaho, marami pong mga na layoff, na terminate kasi wala pong magagawa, no? Talagang mahirap po talagang lumabas. Mahirap pong magkaroon ng business operation kasi nga po kumakalat pa po yung COVID-19, no, na virus at wala pa pong vaccine na namamanufacture. Ayan po. Ngayon, ito po ay nagresulta sa kawalan ng hanap buhay at trabaho sa ating mga mamamayan. Kagaya na nakikita niyo po sa picture, ayan po yung mga larawan ng ating mga jeepney drivers, no? Mga iba, mga empleyado po na nawalan ng hanap buhay. Ngayon, kakibat po niyan, nagsara po yung ating mga karamihan sa mga factory, no? Sa mga trabaho na pinapasukan natin. Kaya yan po yung isang impact ng ating pandemic na nararanasan. Lalong-lalo na po yung mga OFW natin, mga kababayan, na dahil po affected din po, no, hindi lang sa Pilipinas, pati po sa buong mundo, affected din po yung kanilang mga trabaho doon, karamihan po sa kanila na terminate at napinitang po umuwi, na wala na akong kasiguraduhan kung sila po ay makakabalik pa sa kanilang trabaho or makakalipad pa. Okay? Ngayon, sa gitna ng paglaganap ng pandemya, tila may mga negosyo ring lumakas sa panahon nito, no, sa panahon ng pandemya. Ano-ano yung mga negosyo lumakas? Unang-una dyan, yung mga pagkain. Kapansin-pansin po, lalo-lalo na kayo po, no, tayo po, no, nung tumama po yung pandemya, no, ano ang pina-priority natin bilhin? No? Pagkain talaga. Tayo po ay nag-stock up sa pagkain. Tayo po ay lumalabas para lang po bumili ng pagkain. Kaya po mahabang mga pila, no? Lalo-lalo na nung nag-lockdown po sa mga supermarket, sa mga palengke talagang, tsaka pag pumasok na ako nga po, ilang beses na akong pumasok sa supermarket, no? Ilang supermarket na yung pinasukan ko, ilang bakery na, ubos po talagang tinapay. Nako, tinapay yun sa mga mabibilis, no? Mga delata, ayan po. So, pagkain po, yung isa sa malalakas na negosyo sa gitna ng pandemya. Pangalawa naman po, dahil ang pandemya po ay naapektuhan po yung ating kalusugan, isa rin po sa malakas na negosyo ng panahon na yon ay yung kalusugan, yung health. Kaya po makikita nyo sa mga kahit sa sulok ng Pilipinas na merong drugstore, no? May mga butika, may mga pharmacy, ito po talaga ay pinipilahan. Alright? So bukod sa pagkain at sa health na negosyo, isa rin po ang malakas is yung tinatawag na delivery service business. Ayan. Dahil nakakatakot po lumabas, dahil tayo po ay nag-iingat para sa ating kalusugan, minarapat na lang po natin na magpa-deliver na lang po, no?
Dati po yung mga pagkain, no, pagkain lang dinideliver, pero ngayon halos lahat na dinideliver, hindi mo na kailangan lumabas, no? Yung grocery mo i-deliver na sa inyo. Yung pamalengke mo i-deliver na sa inyo. O di ba, yung mga paborito mong pagkain, no? Ayan po, no, grocery tsaka pagkain dinideliver na sa inyo. Hindi lang 'yan. Sa kapag nag-shopping ka online, di ba? Mapadamit, sapatos, dokumento, no? Gadgets, no? Ayan, pagkain, lahat 'yan dinideliver sa inyo. Ngayon, dahil po dyan, naging number one po ang delivery service. Sa anumang panahon, ang kailangan ng negosyong ito, sa anumang panahon po, ay ang delivery service. No? Napapanahon talaga. Kung mapapansin nyo, kahit last year, malakas ng delivery service, lumabas ka, panahon ng pandemya, ano makikita mo? Mga motor na mga delivery service na umiikot. Ayan po. At saka napatunayan natin yan kahit ngayon pong sa gitna ng pandemya, lalong lumakas yung demand sa delivery service. Okay? So, dyan po nagpapatunay na imbis na humina, mas lalong lumalakas at lahat ngayon kailangan na humang pa-deliver. Kaya yan yung pag-uusapan natin. Okay? So, ngayon po, napag-uusapan yung delivery service na negosyo na number one. Bakit ba ito number one? At saka, ang tanong dito, gaano naman kalaki ang kinikita ng isang traditional delivery service company at ang operator na to? Okay? Tingnan po natin to. Ito po ay sample computation ng isang traditional delivery service company, okay, or ng operator. Meron ang isang operator po, meron po yung hawak ng mga riders, no, nagma-manage po yung riders. Sabihin na lang natin ito, napaka-conservative, no? Konserbatibo pong figure, no? 100 riders po ang meron ng isang traditional operator. Let's say 100 lang. Ngayon, kada isang biyahe ng kanyang rider, meron itong average na 150 pesos delivery fee per transaction. Ibig sabihin niyan, kada isang hatid po niya ng package, nakakalaga ito ng average ng 150 pesos. Yun po yung delivery transaction, no, ng isang package. Ngayon, i-multiply natin sa 20 deliveries per day. Ibig sabihin po nito, kada isang rider ng isang operator, nakaka-average ng 20 na biyahe, 20 biyahe sa isang araw, 20 hatid, 20 delivery ng package. Ang kinikita po ng mga traditional delivery operators ay 20% po ang kanilang income. 20% mula po sa delivery fee ng kanilang mga rider. Okay? So magkano ang kinikita nito? I-multiply natin. This is just a sample computation para lang po makita nyo kung gaano kalaki yung kinikita na mga operator ng traditional delivery service. 100 riders, i-multiply mo ng 150 pesos per delivery transaction, i-multiply mo ng 20 average deliveries per day, i-multiply mo ng kanyang commission ng 20% mula sa mga delivery fee, meron siyang kinikita na 60,000 pesos per day. Yan po ang kita ng isang traditional delivery service operator. Ngayon, i-multiply mo ng 30 days o ng 1 year, meron siyang kita na 1.8 million pesos. Yan po yung profit niya per month. O, di ba? 1.8 million no, per month, no? 30 days, no? Alright. So, ganun po kalaki ang kinikita ng isang traditional delivery service operator. Ngayon, kung ganyan po kaganda ang kitaan sa delivery service natin, bakit po napakahirap mag-set up or magtayo ng sariling delivery service company? Tama, di ba? Bakit hindi na lang bukas magtayo tayo niyan? Simple lang ho. Kasi unang-una sa lahat, hindi ho biro ang pagtatayo nito. Kasi unang-una, kailangan nyo ho ng minimum 50 million pesos para lang po sa pagbabayad sa paggawa ng application, ng mga software, ng mga apps, no? Okay, sa pagda-download sa cellphone, yan po. 50 million po ang minimum na capital po dyan. Ulitin ko ha, application and software development na po yan. Pangalawa, kailangan nyo magbayad annual, no, taon-taon, minimum of 15 million pesos para naman may mag-maintain. Meron isang IT company na mag-maintain ng inyong software at saka ng inyong system. Pangatlo, kailangan mong kumuha ng opisina, no? Hindi lang basta opisina, malaking opisina talaga. Mag-hire ng maraming empleyado, no? Magbayad ng renta,
magbayad ng pasweldo, kumuha ng samot-saring business permit. Nako, napakalaking gastos at sakit sa ulo. Tama? Kaya hindi ho basta-basta madaling magtayo ng isang delivery service company. Okay? Maganda sana. Kaya lang, mahirap pala. Ngayon, meron po akong i-share sa inyo. Kung alam po natin na milyon ang kailangan mo para magkaroon ka ng sarili mong delivery service company, bakit hindi na lang yung i-offer namin, yung pakinggan nyo? Tama, di ba? Instead of spending millions, no? Okay lang ba sa inyo na magkaroon kayo ng sariling delivery service business sa halagang 288,888 pesos all in yan? Okay? 288,888 pesos, nandiyan na hula, nandiyan na yung system, no? Ang masarap dito, hindi nyo kailangan ng opisina para mag-operate. Nako, ayan po. You can operate anywhere, anytime. Ayan, okay? So ano po yan, 288,888 na yan? Yan po yung pinakabago at ang pinakaunang online franchise operator delivery service. Ang tawag po dito is TokTok. Ayan, di ba? Yan po yun, okay? Yan po yung pinapakita namin sa inyo sa mga gusto po mag-venture sa delivery service na negosyo. Ito po yung maganda, okay? Ayan po ang ating TokTok brand ambassadors, si Sir Alden Richards, yan, at saka si Miss May Mendoza. Okay, yan, di ba? Napaka-lovely nilang dalawa. Ayan po, TokTok, okay? Ngayon, sino-sino po yung founders ng TokTok? Okay, dito sa ating founders ng TokTok, may-ari ng TokTok as an TokTok online franchise operator delivery service business. Ah, simple lang po. Ito po yung mga founders natin. Ito po yung ating president and CEO, si Mr. Jonathan So. Ito po nasa kanan. At ito naman yung ating vice president and CFO, si Mr. Carlito Makadangdang. Sila po yung mga founders ng TokTok. Sila po yung may-ari. Sila po yung nag-develop ng TokTok, di ba? Ngayon, ang my green story nito, kaya po nagkaroon ng TokTok is because para matulungan natin, no, yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung naapektuhan talaga ng matindi nung pandemya, no, yung mga nawalan ng trabaho, nawalan ng hanap buhay, para matulungan nato kasi sila magkaroon ng ambassadors, ng buhay, magkaroon ng sariling negosyo. At hindi lang basta negosyo, negosyong napapanahon at patok sa anumang panahon. Yan po yung delivery service, okay? Ngayon dito, meron po silang special na regalo, no, para sa atin lahat. Pwede kayong maging TokTok online franchise operator. Okay? Mula sa 288,888. Ngayon, special, pakinggan nyo ha, special limited promo package price ng 58,888 lang all in. Ulitin ko ha, para magtayo ka ng sariling delivery service company, milyon ang kailangan mo. Tama? At saka, yung mga traditional delivery service company, hindi mo yan nagpapa-franchise. Okay? Kasi, yung kita, sila rin yun eh. Yung mga operator, sila rin yung company mismo. Tama? Yung buong 20% sa kanila lang pupunta. Magandang kita, malaki ang kita. Kaya magandang negosyo to. Ngayon, ang ginawa ng TokTok, imbis na milyon, 288,000 lang, pwede ka na magkaroon ng sarili mong delivery service company bilang franchise operator. O diba, if a franchise mo yan, kaya siya mura. Pero imbis na 288,000, ngayon, special promo, 58,888 pesos na lang, all in pa yan. O diba, maganda ba? Alright. Ngayon, ano-ano bang nilalaman nitong 58,888 na to special limited time promo package bilang isang TokTok online franchise operator, no? Number one, magkakaroon ka ng TokTok personal delivery link at referral code. Nako, pakinggan niyo mabuti, no, para saan po ba yan? Nako, yan mo yung maganda. Pwede ka hong kumita ng 3% lifetime kahit wala ka na masyadong ginagawa, basta lahat lang ng mga kaibigan mo, kamag-anak, kakilala, nagbubuk lang gamit ang TokTok. Okay? Nagbubuk lang sila ng delivery gamit ang TokTok. Meron kang kikitain na 3%. Mamaya, pag-uusapan natin kung paano yan. Napakaganda po niyan. Pangalawa, magkakaroon ka ng sariling tool
bilang isang franchise operator, ang tawag po dyan, TokTok Operator Portal. Okay, yan po yung magagamit nyo po para po ma-monitor at mapatakbo yung TokTok, yung inyong TokTok online franchise operator business, no, delivery service business na mas maganda. Pangatlo, magkakaroon kayo ng full technical support and online franchise operator training. Nagsisimula na po yan ngayon, no? Napapanood niyo po kami. Kami po yung nag-o-orient kung ano po yung TokTok at kung paano po kumita dito. Pang-apat, meron po tayong customer assistance hotline na pwede niyo pong tawagan or kontakin. Ang email po natin is help@toktok.ph o kaya hello@toktok.ph. At pwede niyo po kami tawagan sa numero bilang 8424-8617. Okay, mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Alright? So ito po ay promo period lang. Itong 58,888 mula po December 9 hanggang December 14 po, 2020. Ayan, after ng December 14, pagdating ng Tuesday, December 15, babalik na ho yan sa 288,000. O, diba? So, imagine nyo ha, imbis na maglabas ka ng million, ginawa pong 288,000. Ngayon, imbis na maglabas ka ng 288,000, pwede ka na magkaroon ng sarili mong franchise, pwede ka maging franchise operator, magkaroon ng sarili mong delivery service na negosyo sa halagang 58,888 pesos. Pero, etong maganda dyan. Yan. Okay? Makinig. Dahil po, ang ating mga bossing, ha? Ang ating mga bossing ay talagang galante. Alright? Ready na po. Wait na po. Dahil ang ating bossing ay talagang galante sa pagtulong, no, sa ating mga kababayan. Ako, meron po silang regalo dahil 14 days to go na lang bago magpasko, ha? Alright, no? 14 days to go na lang bago magpasko. Meron po silang i-offer. Ano po yung i-offer nila? Nako, ito po, magugustuhan nyo. Imbis na 58,000 mula December 9 hanggang December 14, nako, pwede po kayo maging isang TokTok online franchise operator at magkaroon ng delivery service na negosyo sa halagang 16,888 pesos lang. All in na. At ang masarap niyan, mula December 9, no, mula kahapon hanggang December 14, nako, hindi lang po TokTok ang makukuha nyo na negosyo. Kasama na rin po dyan ang sikat na sikat at napakasarap na Shomai King 7-in-1 online franchise na negosyo. Tama? So meron ka ng TokTok, meron ka pang Shomai King 7-in-1 na negosyo online. Tama? Pinagsama po yan ngayon lang po mula December 9 hanggang December 14, 2020 lang. Pagdating mo ng December 15, hindi na ho 16,888 yan. Baka bumalik na siya ng 58,000 pesos or baka bumalik na siya ng 288,000 pesos. At saka pagdating ng December 15, hindi na ho magkasama ang TokTok at saka ang Shomai King online franchise na negosyo. So napakaswerte niyo ho, no, sa lahat po na nag-avail ng package. At saka yung mga mag-a-avail pa, no? Meron lang po tayo ng December 14 para ma-enjoy po natin etong napaka-special na holiday gift mula sa ating mga bossing. Okay, very good. Ngayon, anong gagawin natin? Pagka-purchase natin ng ating TokTok online franchise delivery service package sa halagang 16,888 pesos. Okay, ulitin ko ha. Ito ay special limited time promo package price lang. Pagdating ng December 15, magiging 58,000 na siya or baka pumalo na siya ulit ng 288,000. Tama? Kaya samantalahin na natin. Ngayon, pag-purchase mo ng package na yan, ano ang mangyayari? Unang-una sa lahat, ito po ang mga nilalaman o ang inclusions na tinatawag. Ito po yung paborito ko. Naku, freebies. Alam niyo naman, mahilig tayo sa freebies. Meron ka ng TokTok franchise operator delivery service na negosyo online, ha? At meron ka pang 7-in-1
na showmaking online franchise na negosyo. So, dalawa na yung negosyo mo. Ang masarap niya, may libre ka pa. Ano yung libre? Meron kang 2,000 pesos worth of health and wellness beauty product. Okay? Pangalawa, meron kang 1,000 pesos worth of Mambox and Boy Bondat product. So, ano po yung food inclusions sa Mambox? Meron po kayong napakasarap na isang tray na marinated chicken thigh with sauce. Naku, ang sarap. Meron din kayong kasamang isang tray ng marinated chicken drumsticks. Naku, pagkasarap-sarap. Meron din marinated chicken leg quarter with sauce, no? Isang tray. Naku, napakasarap po niyan. Pwedeng ulamin, pwedeng meriendahin, pwedeng papakin, pwedeng midnight snack, umaga, hapunan, tanghalian. Naku, grabe, kahit pang snack, napakasarap. At meron din siyang kasamang pagkain mula sa Boy Bondat, no? Isang regular na sisig, 100 grams, isang spicy sisig, single serve, isang beef pares, oh, napakasarap, 140 grams. Naku, tikman. Libre lang yan, no? Kasama po yan sa 16,888 pesos special promo package. Okay, so ngayon, bumili na po tayo ng package worth 16,888 pesos. Ano na mangyayari sa atin? Gusto ko malaman nyo na kapag kumuha kayo ng package, dito po sa TokTok, no? Pwede kayong maging online franchisee. Okay? Kumita ng 3%. Pwede rin kayong maging TokTok online franchise operator at kumita ng 7%. At pwede rin kayong maging TokTok rider at kumita ng 80% kada delivery nyo. O, diba? So, paano yan? Isa-isay natin. Ganito gagawin natin, ha? May sistema po tayo. Alright? Pagkatapos nyo po mag-purchase ng package, no, ng inyong TokTok online franchise delivery service package worth 16,888 pesos, ang kailangan nyo gawin is kailangan nyo i-register ang inyong account sa ating system. Kasi magkakaroon kayo ng activation card. Ang itsura po ng likod na activation card, ito po makikita nyo sa harapan nyo, meron tayong PIN number, meron tayong activation number, at meron tayong napaka-importanting ID number. Okay? Ngayon, tutulungan kayo, i-assist kayo ng inyong mga online franchise mentor o ng inyong mga online coaches sa pag-register ng inyong account. Sino ho ba ang inyong online franchise mentor o ang inyong mga coaches? Sila po yung mga taong nag-invite sa inyo para manood, no? Para malaman ang negosyo ng TokTok. Okay? Ngayon, nakabilog po yung ID number. Importante po yung ID number. Kasi yung ID number nyo, yan po yung tinatawag na franchise ID number. At kakailanganin nyo yan sa inyong TokTok Online Franchise Business Credential. Mamaya ho, i-explain mo natin yan. Okay? Ngayon, next. Ito, tingnan nyo ito. Pagkatapos nyo mag-register, no, na-encode na kayo sa aming system, automatically, ang tawag na sa inyo is TokTok Online Franchisee. Yan na ho ang tawag sa inyo. And bilang TokTok Online Franchisee, napakadali lang mong kumita dito. Tatlong simpleng step lang. Step 1, you post. Step 2, we deliver. Step 3, you earn. Ganun lang ho kadali. So, paano ho yan? Ganito ho yan. Bilang isang TokTok Online Franchisee, pwede ka na kaagad kumita at mag-enjoy sa 3% lifetime nakita. Ang gagawin mo lang, ipapagamit mo lang ang inyong personal delivery link at ang inyong referral code sa mga kaibigan, kamag-anak, kakilala tuwing sila po ay magbubook ng delivery gamit ang TokTok. Okay? Ganun lang kadali. Explain natin yan. Okay. Ngayon ganito, paano ba kumita ng 3% mula sa inyong personal delivery link? Ito po, ipopost nyo po itong link na to. Okay? Sa mga hindi po familiar, okay? Hindi familiar sa personal delivery link, ito po ang version ng TokTok na tinatawag na shop link. Okay? Shop link mula sa Showmaking Online Franchisee. Tama? Ngayon, ipopost mo lang ito sa inyong Facebook account, no? Sa inyong social media account, o kaya
isesend mo lang siya sa Messenger, sa WhatsApp, okay, sa Viber, yung link na yan. At every time na kiniklik yan ng mga kaibigan at kamag-anak at kakilala mo, automatic doon sila magpe-place ng delivery booking at kikita ka ng 3%. Okay? So, ito po yung example. Makikita nyo ho dito sa harapan natin. Okay? Ayan. Makikita nyo dito sa harapan natin, ito po no, sa screen nyo, ito yung example ng pagpo-post ng personal delivery link. Meron po tayong format. Tuturuan ko kayo paano gumawa. Ganito ang paggawa niyan. Itatype nyo lang po dyan www.toktok.ph/delivery/ang inyong ID number. Yan ang ilalagay nyo. Okay, ulitin ko ha. Madali lang gumawa ng personal delivery link. Kapag ginawa mo itong link, tinype mo, ipo-forward mo lang yan, ipo-post mo lang yan. Okay? Again, paano gumawa ng personal delivery link? Itatype mo lang www.toktok.ph/delivery/ID number. Saan mo makikita yung ID number? Ito po yung ID number. Makikita ho yan sa likod ng inyong activation card. Sa example na to, nakasulat pong ID number 0016003. So yan po yung ilalagay natin dito. 0016003. Okay, malinaw po. Ayan. Ngayon, kapag sinend mo yan, yung delivery link na yan, tama? Okay, nag-post ka sa Facebook, sinasabi mo na sa mga friends mo na, guys, suportahan nyo, no? Meron akong bagong delivery service na negosyo, siguradong magugustuhan nyo. Kapag kayo po ay magpapa-deliver, i-click nyo lang po itong link na to para ma-enjoy nyo magandang servisyo hatid ng TokTok. Okay, ayan. So kapag sinend mo yan sa Facebook at kinlik nila yan, ito po ang lalabas sa computer o sa cellphone ng inyong mga kaibigan, kamag-anak at kakilala. Lalabas po ang tinatawag na TokTok Delivery Booking Site. Tama? Ayan po. Nakasulat po dyan, asa po ba papadeliver or scheduled time? Nakasulat po dyan, saan pong address pipikapin yung package, saan po i-deliver. Tama? So, fi-filled upan lang yan ng inyong mga kaibigan, kamag-anak at kakilala tuwing sila yung magpapabook. At every time na nagpapabook po sila, kumikita ka ng 3% kahit wala ka ng ginagawa. Ganun lang mo kadali. Okay? Ngayon, paano naman yung tinatawag na referral code? Di ba? At paano tayo kumikita doon? Okay? Yung referral code, yan po yung ID number nyo. Okay? Yan po yung franchise ID number nyo. Ang gagawin po natin dyan, every time yung mga kaibigan nyo, kakilala at kamag-anak, okay, magpapadeliver sa TokTok, di ba magda-download sila ng app? Okay? Kapag nag-download sila ng app at magre-register sila doon, tatanungin ang kanilang mobile number, pangalan nila, last apelido nila, email address nila, at ang pinakahuli, tatanungin sa kanila, ano yung referral code? Ibibigay nyo ho yung inyong ID number. Kasi yung ID number nyo, yan ho yung referral code. Tama? Itatype po nila dyan kung ano yung referral code. Alright? Okay. Ngayon, kapag tinay po nila yan, dun po nila makukompleto ang kanilang one-time registration tuwing sa pag-download nila ng TokTok app sa kanilang cellphone. Ayan po. Ngayon, every time na magbubook sila gamit ang TokTok app, automatic kumikita ka ng 3% doon. Okay? So magkano naman ang pwede natin kitain bilang isang online franchisee ng TokTok? Ito lang po yung 3%, ha? Wala pa po yung pagiging operator dyan. Okay? So ganito lang po. Ulitin ko ha, pinapagamit mo lang ang iyong personal delivery link at ang inyong referral code tuwing sila ay magbubook gamit ang TokTok, doon ka kumikita. Let's say, ang dami mo nang napadalan ng personal delivery link, ang dami mo nang binigyan ng referral code, no? Sinabihan mo lahat ng mga kaibigan mo, kamag-anak at kakilala, mag-download kayo ng TokTok app, mag-register kayo for free. Tama? Ito yung referral code ko. Kapag itatype nyo na yung referral code ko, itype nyo yung referral code na yan. Ayan, okay.
So, dumating ang araw, sabihin natin na sa loob ng isang araw, sa dami ng kaibigan kamag-anak mo, nagbubook sila sa Tok-Tok, alright, para magpa-deliver. Ginagamit ang personal delivery link o yung app which is nandun yung referral code mo. Ngayon sabihin natin nakaka 200 bookings ka kada isang araw. At kada isang booking, merong average na 150 pesos na delivery fee. Alright? Kasi doon ho kinukuha yung 3% sa delivery fee. Ibig sabihin yan, every time na nagde-deliver ng isang package ang rider, sabihin natin average 150 pesos ang delivery fee. Tama? Okay, i-multiply natin 200 bookings per day multiplied by 150 pesos average delivery fee. I-multiply mo ng 30 days at i-multiply mo yung kita mo bilang online franchisee ng Tok-Tok na halos wala ka ng ginagawa. Natutulog ka, kumakain ka, wala ka sa inyo. 3% po yan, guys. Okay? So magkano pwede mong kitain? Halos wala ka ng ginagawa kahit nasa bahay ka lang or kahit nasaan ka man. Pwede kang kumita as much as 27,000 pesos per month profit. Tama? Kaya damihan ng pag-send ng personal delivery link, damihan ng pag-send ng mga referral code para mas marami ang magpabook gamit ang inyong ID number or referral code at link. At mas maraming 3% ang pwede mong kitain. Okay? Tingnan mo ha, 27,000 wala ka nang ginagawa. Saan mo pupulutin yan? Naku, grabe ang saya, di ba? Ngayon, tayo po ay online franchisee na ng Tok-Tok. Marami po nagtatanong sa atin, paano ho maging online franchise operator naman? Kasi gusto kong kumita ng 7%. Napakadali lang ho, ganito lang po ang sistema. How to become a Tok-Tok online franchise operator at kumita ng as much as 60,000 pesos nang nasa bahay lang. Tama? Ganito ho yan. Lahat po ng online franchisee, pwede ho maging isang Tok-Tok online franchise operator at kumita ng 7% mula sa delivery ng kanilang mga rider. Paano? Apat na simpleng steps lang ho. Ang unang step, pumunta ho kayo sa website ng Tok-Tok, www.toktok.ph. Pumasok ho tayo doon. Pangalawa, i-click lang ho ang tinatawag na Become a Tok-Tok Operator. Ayan, i-click lang nyo lang po yun. Pangatlo, pagkatapos nyo i-click yon, lalabas ho yung form na para kayo po ay maging isang Tok-Tok online franchisee. Fi-fill dapat po natin yung form. Ipapakita ko sa inyo yung form mamaya. At pagkatapos nyo pong i-fill up yung form, no, at i-submit yung mga hinihinging requirements kagaya ng active cellphone number, active email address, ayan po, di ba? Valid ID, picture with photo, ayan yung mga kinakailangan doon, okay? At saka yung pang-apat, anong gagawin? Maghintay lang po ng 24 hours, i-check nyo po kaagad yung email nyo, kasi doon po papasok ang Tok-Tok congratulatory letter na malalaman kung approved tayo o hindi bilang isang Tok-Tok operator. At doon din po papasok ang credentials niyo bilang operator. Importante po yung credentials na yan, okay? So kagaya ng sinabi ko kanina, apat na steps lang ho, napakadali lang. Una, go to toktok.ph at i-click po ito, hanapin po, be a Tok-Tok operator. Ayan, di ba? Click niyo ho yan. Pangalawa, pag-click niyo ho yan, lalabas ho yung Tok-Tok Franchise Operator Registration Form. Okay, ito po yun, tsura nun. Fi-fill up niyo po yan, pangalan, middle name, apelido, address po, saang barangay, anong village nakatira, anong province, etc., etc. Email address na talagang ginagamit. O, diba? Yan po yung pangatlo. Provide the requirements. Email address na active. Yan, hindi po pwede mag-invento. Kung ano lang po yung email address na ginagamit nyo, yan po dapat ang ilagay. Pangalawa, active mobile number. Ibig sabihin yan, hindi rin po pwede mag-invento ng mobile number. Kung ano po yung cellphone number na ginagamit nyo, yan lang po ang dapat nyo ilagay. Pangatlo, franchise ID number o yung ID number sa likod na activation code. Hindi ho kayo pwedeng maging isang Tok-Tok online franchise operator kung kayo po ay hindi online franchisee ng Tok-Tok.
kasi kailangan ho ng franchise ID or ID number. And lastly, mag-submit po tayo ng picture ng ID na may photo nyo, na may picture nyo. Tama? Pwedeng driver's license, pwedeng PRC, pwedeng SSS or GSS ID, no? Or passport. Ayan ho. At i-click nyo lang po submit. Ngayon, pagka-submit nyo po, at tabayanan nyo lang po sa email nyo within 24 hours kasi may darating po dyan, ang tawag ay TokTok credential. Okay? Dito ho, nakasulat, congratulations, you have now approved as a TokTok franchise operator. Ito po yung credentials nyo. Ipapadala po dyan, ito importante to ha, ipapadala po dyan yung tinatawag na operator portal link. Ayan. Itong link na to, hindi nyo ho yan ipapasa. Ha? Hindi nyo yan ibibigay kahit kani-kanino, hindi. Link ho yan dahil kapag kinlink nyo yan, okay, lalabas ho ang iyong mga tools na kasama po, no? Mga tools na magagamit mo bilang isang franchise operator para magawa mo yung negosyo. Yung mga tools na yan, papakita ho namin mamaya, okay? At meron po kayong username at password. Para saan ang username and password? Yan po yung kailangan nyo para makapag-log in dito po sa inyong operator portal. Okay? So, malinaw. So, again, let me just remind you, no? Ano po ang dalawang importanting bagay na gagawin pagkatapos po natin mag-register as at ma-approve as a TokTok franchise operator? Number one, kapag operator ka na, pwede na po kayong mag-recruit ng mga delivery riders nyo. Diba? So, kayo po yung magre-recruit. Kayo po yung maghahanap ng mga riders nyo. Kasi sila po yung magde-deliver. Okay? Bakit kailangan po natin mag-recruit ng mga riders? Kasi po, syempre, delivery service tayo. And every time na nagde-deliver sila, dun po tayo kumikita as an operator. Alright? So, reminder lang ho, bibigyan lang ko kayo ng allotment, no? Kada isang operator account, no? Ibig sabihin ng operator account, isang 16,888 pesos na package ng TokTok ang kinuha nyo, that will entitle you to a maximum of 100 riders only. Tama? Ngayon, kung ikaw ay sa tingin mo gusto mong mas maraming rider, sabi mo, 200 riders ang gusto ko. Tama? E di kumuha mo kayo ng another TokTok online franchise package. Bumili kayo ulit ng another package worth 16,888 pesos. Kung dalawa na yung package nyo, magiging 200 na ho ang capacity na pwede nyo ma-recruit ng mga rider. Tama? So, ganun po ha. For every TokTok online franchise package worth 16,000, you only have 100 allotted riders na pwede mong i-manage. Kapag more than that, madali lang, bumili ka lang ulit ng package. Okay? Ngayon, yan yung una. Huwag kayong mag-alala. Papadala kayo ng TokTok ng mga materials, mga posters, ng mga video para po makatulong sa inyo na makapag-recruit ng mga riders. Tama, di ba? Alright. Ngayon, eto po. Ano yung pangalawa? Ang pangalawa naman, kailangan nyo po mag-top up or mag-load up. Okay? Mula sa inyong TokTok franchise operator wallet. O, di ba? Ito po ay nasa load ng inyong portal, ng inyong operator portal. Kailangan nyo po mag-load ng minimum na 5,000 pesos. Para saan itong 5,000 pesos na load na to? Ito pong load, paglo-load ng inyong operator wallet, ito po ang magagamit natin para magpasa or para mag-load ng mga credits para makabiyahe po ang inyong mga rider. Tama? Kasi dito ho tayo kumikita. Hindi ho makakabiyahe ang inyong rider kapag wala ho silang load. Alright? So, ito naman ay babayaran ng inyong rider. Okay? Mamaya natin pag-uusapan yan. Okay? So, ulitin ko, two things that you have to do pagkatapos yung mag-register as an online operator ng TokTok. Number one, kailangan mo natin mag-recruit ng mga riders. O, di ba? Kahit pa isa-isa, padala-dalawa, okay lang. Maximum of 100 riders per operator account. And pangalawa, kailangan natin mag-load ng minimum na 5,000 pesos
mula sa ating TokTok Franchise Operator Wallet na ito rin ang gagamitin. Ipapasa rin ito sa mga riders natin para makapagbiyahe na rin sila. Okay? Ngayon, kagaya ng sinabi ko, now as a TokTok operator, you can now recruit up to 100 riders and load up at least 5,000 pesos to your operator's wallet to start your TokTok online franchise delivery business. Okay? Ngayon, naalala nyo pa yung letter na pinadala ng TokTok sa email nyo pagkatapos nyo mag-register as an operator? Di ba? Congratulations, you are now approved as a TokTok franchise operator. Ito na po ang inyong credentials, no? Ito po ang inyong link, TokTok Operator Portal link. Ito po ang inyong username and password. I-click nyo po yung link para kayo po ay makapasok sa portal ng Operator Portal. Ngayon, pag kinlik nyo po yung link na yan, lalabas po ito, username and password. Itatype nyo po yung username and password na pinadala kasama ng link. Pagka-open po ng link, okay, listen up, importante na to. Ito na po yung itsura ng inyong ano, portal, di ba? Once inside the portal, hahanapin nyo po yung transaction sa kaliwa. Ayan, i-click po natin yung transaction, tama? Pagka-click po ng transaction, lalabas po itong mga sub-menu. Ito po yung lahat ng nilalaman ng transaction. Hahanapin nyo po yung top upload. Ayan po, yung nakabilog. Kasi dyan nyo po loloadan ang inyong operator wallet. Okay? I-click nyo rin po yan. Mamaya ho, ituturo namin yan, lalo-lalo na sa mga bagong register ng mga operator. Ayan, congratulations po sa inyo. Okay? After po ng orientation natin, meron po tayong special TokTok Operator Technical Training para turuan po, lalo-lalo na yung mga operator natin, paano po gamitin ang kanilang portal, paano po makapag-load, paano po mag-send ng load sa kanilang mga rider, paano po kumita, at paano po mga monitor lahat ng transaction. Ayan na ho. Kaya alam mo, napakadali lang po intindihin nitong negosyo natin. Tsaka huwag kayong mag-alala, araw-araw naman po itong training namin eh. Araw-araw po itong orientation na to. Ang gagawin nyo lang, panoorin nyo lang po kami, i-record nyo po sa Zoom, o i-record nyo po ito, no? Hindi naman ito nadidelete. Araw-araw pwede nyo panoorin to. Nako, grabe. Kapag araw-araw nyo pinapanood, araw-araw nyo maiintindihan. At kapag naiintindihan nyo, mas mabilis po kumita dito. Okay? Okay. Ngayon may nagtanong sa akin, Sir Jeff, bakit po natin kailangan i-load up or i-top up ang ating TokTok Franchise Operator Wallet? Nako, simple lang po. Sabi dito, loading your TokTok Franchise Operator Wallet will enable you to send load credits to your rider. Kapag may load na yung wallet mo, yan na po. Magsisimula na po yung mga riders mo, napapasahan mo na sila ng load para makapagbiyahe sila. Okay? Itong mga load credits na to will enable your rider to accept and perform their delivery task and for you to earn as a TokTok online franchise operator. I-discuss lahat, natin lahat yan, no, sa ating special Zoom training mamaya pagkatapos nito kaagad, no? Yung Zoom link po ipapadala po yan sa mga online franchise mentors nyo, okay? Yung mga nag-invite po sa inyo. Pero yun po ay para po sa mga operator. Kung ikaw po ay hindi operator, hindi ka po pwedeng umattend noon. Tama? Bakit? Baka lalo kayong hindi makatulog, ma-excite kayo sobra, ayaw naman namin kayo mapuyat, o di ba? Alam mo yung feeling na alam mo, excited ka kumita ng malaki. Yan, no, di ba? Alright? So, antabayanan lang, okay? So, sa mga, again, segue lang ako, ah. Congratulations, ho, sa lahat na nag-avail, ng mga first batch na nag-avail ng TokTok Online Franchise Operator Package kahapon, at sa mga nag-avail kanina, at sa lahat po ng mga nag-encode bilang franchise operator, sa lahat ng mga nag-register, congratulations po. Mamaya, magte-training na tayo, no? Kasama po natin si Miss Bernadette. Okay, mamaya ho, no? Siya po yung magti-training dito sa ating tools para kung paano po gamitin ang ating portal. Okay? Very good. Ngayon, paano ba kumikita? Yan tayo, eh, di ba? Yan ang pinakagusto natin marinig. Paano ba talaga kumita bilang franchise operator? Unang-una sa lahat, ha? Bilang franchise operator, pwede kang kumita ng another 7%. Saan ba itong 7% na to? Every time na merong successful na delivery ang iyong rider,
may 7% ka doon. Tama? Kasi every time na nagdi-deliver siya, kung magkano yung service fee, no? Ng bawat dinideliver niya, yun ang 7% mo. May 7% ka doon. Okay? Example, tingnan nyo to ha, conservative lang yung ginamit kong figure. Kaya nakaka-excite talaga sa TokTok. Grabe po. Ganito lang kadali intindihin ng kitaan. Di ba operator ka na? Di ba meron kang rider? Di ba? Magmamanage ka ng mga riders mo. Di ba ang sabi natin, maximum of 100 riders per operator account? Kapatid, ang nilagay ko lang dito, nakikita mo, 20 lang, 20 lang yung riders ang nilagay ko. Ngayon, kada isang rider, sabihin natin, nag-average lang siya ng 10 biyahe kada araw. Naku, napaka-kaunti na yan. Tanungin mo yung mga batikan ng mga riders ng mga delivery service, kakaunti po yung 10. Yakang yaka. Okay? Tingnan mo to ha. 20 ang riders mo bilang operator. Tig sa 10 biyahe lang sila kada isang araw. Ngayon, sabihin natin, kada isang delivery fee, 150 pesos ang average na halaga. At kumikita ka ng 7% kada isang delivery fee. Compute natin, 20 riders multiplied by 10 average rider deliveries multiplied by 150 pesos average delivery fee multiplied by 7% operator income multiplied by 30 days. Nako, grabe! Kahit nasa bahay ka lang, pwede kang kumita ng 63,000, as much as 63,000 per month profit. Yan po ang income potential ng isang operator. Ulitin ko ha, hindi ho kailangan ikaw ay nasa location, hindi ho kailangan mag-report ng mga riders mo sa iyo personally or pumunta sa TokTok. Hindi, online lang ho tayong lahat. Kahit ikaw po ay nasa Baguio, pwede kang kumuha ng mga riders mo na taga Manila. Kahit ikaw ay nasa Mindanao, pwede kang kumuha ng mga riders mo na taga Baguio. Kahit ikaw ay nasa Hong Kong ngayon, pwede kang mag-apply as an operator at mag-recruit ng mga riders mo na taga Bulacan. Yun ang maganda dyan, kapatid. Tama? At ang malupit niyan, sa simula, kami sa TokTok ang mag-training ng mga riders nyo. O, di ba? Ayan. Kasama na rin ang pag-training sa inyo bilang operator. Diba? Napakaganda. Kahit nasa bahay ka lang, cellphone lang, at internet, hindi mo kailangan ng opisina, hindi mo kailangan ng computer system, hindi mo kailangan gumastos para sa empleyado mo. Hindi. Cellphone lang at internet, pwede ka na maging operator. Ngayon, alright? Diba? Ang ganda. Ulitin ko ha. Operator info. Ang isang operator account ng TokTok, maximum of 100 riders only. Ang TokTok operator po, ang operator ng TokTok ha, ito po ay may kontrata. Pero renewable naman to monthly. Ah, sorry, yearly. O, di ba? Annually, no? Kada isang taon nire-renew. Pwede, bukod sa 7% as a TokTok operator, pwede ka rin kumita ng additional, imagine mo yan ha, additional 3% pa. Kasi, meron ka rin sarili mong delivery, personal delivery link, at referral code na ipapagamit mo lang sa kaibigan, kamag-anak at kakilala mo tuwing sila yung magpapadeliver ng TokTok. O di ba? Ganun lang kadali. No? Magpapadeliver ng package gamit ang TokTok. Pero ngayon, ha, I want you to remember na dahil bago pa lang ang TokTok, for the next 30 days, ang ikot lang ng mga motor ng mga riders para maghatid at ma-make up ng delivery is within Metro Manila areas only. Pag sinabi ko Metro Manila areas, kasama po dyan yung Quezon City, Mandaluyong, Pasig, Taguig, Marikina, Muntinlupa, Valenzuela, Malabon, Caloocan. Okay, mamaya i-discuss natin yan kung saan-saan yung ikot ng motor sa tinatawag ng Metro Manila only. Ngayon, yung TokTok operator po, meron po siyang royalty fee monthly. Pero ito po ay naka-waive. No? Hindi mo na siya kailangan magbayad ng 5% monthly royalty fee for the next 6 months. So, naka-waive to. So, hanggang June 30, 2021. Pagdating ng July 1, 2021, automatic, doon na po magsisimula ang kanyang royalty fee na pagbayad. Okay? So, napakagandang negosyo nitong TokTok. Ngayon, meron na lang tatanong, paano po ba maging isang TokTok rider? Napakasimple lang po.
TokTok Online Franchise Operator, no? Kayong mga operator, di ba sabi ko nga, ang una niyong trabaho is maghanap at mag-recruit ng rider. Kailangan niyo magkaroon ng rider para i-manage to, para masimulan na yung mga deliveries. Tama? Okay. So, ang mga TokTok operators, sila po yung magpo-post or magsasend ng mga pictures, mga posters, or pwede sila tumawag, kumuha sila ng mga referral sa mga kaibigan. Pre, baka naman may kakilala kang gustong magkaroon ng hanap buhay, di ba? May sariling motor, di ba? Merong professional driver's license, may sariling NBI, no? Clearance, no? Pwede siya mag-apply sa akin as a rider. Ngayon, kapag meron pong kumontak sa inyo, sir, nabasa ko yung post niyo sa Facebook, interesado ako maging rider. Meron po ako mga requirements niya, paano ho mag-apply? Ang gagawin niyo bilang operator, padadalan niyo ho siya ng tinatawag na RAL. Ano yung RAL? Riders Application Link. Tama? Ang RAL, yan po ay makikita sa inyong portal. No? Ituturo ho yan namin sa technical training. Kukopyahin nyo lang ho, ikakopy nyo lang ho yung RAL at isesend nyo lang ho yan sa mga rider applicant na interesado. Sesendan kita ng RAL, sasabihin ko, okay brother, ganito, padadalan kita ng link, ang tawag dyan rider's application link, dyan ka mag-fill up ng information, i-click mo lang yan, okay? Ayan po. Kapag kinlik nila yung RAL, ito ho yung makikita nila. Dadalin sila sa TokTok Rider Registration Form. Ihingin yung kanilang pangalan, middle name, apelido, address nila, saan silang nakatirang city, municipality, etc. etc. Pero itong pinaka-importante, kailangan ilagay ni rider ang kanyang professional driver's license number. Kailangan ilagay ng rider ang kanyang active and valid mobile number, cellphone number. Kailangan ilagay ni rider ang kanyang active at saka valid na email address. Okay? At saka kailangan din niya mag-submit ng photocopy. Okay? Pipicturean lang sa cellphone niya. Isi-send lang dito yung kanyang professional driver's license na itsura. Ang kanyang ORCR na motor, dapat nakapangalan sa kanya. Dapat may sarili siyang motor para iwas po abala kapag sa checkpoint. Alam nyo kasi mahigpit po ang mga LTO. No? Pinapara yung mga motor. Pag yung motor, hindi yan nakapangalan sa iyo, katakot-takot na tanong. So para walang problema, yun ang kailangan natin. Dapat siya po yung may-ari ng motor. At saka, latest NBI clearance. Pipil na pan lang niya to. Ngayon, pagkatapos niya pong isubmit at kumpleto niya yung requirements, 48 hours lang po ang kanyang iintayin, makakatanggap po siya ng message na ganito. Congratulations ka, TokTok. Your application as a TokTok rider has been approved. I-download mo na itong TokTok Rider app. Okay? I-click niya yan para ma-download yung TokTok Rider app. At once na na-download na niya yan, iti-training na yan ng TokTok. Kami po magti-training sa rider regarding sa mga polisiya, paano po yung ating system, etc. etc. At once na ready na siya, kukontakin ka na as an operator. No? Makikita mo, no? Tuturo namin sa inyo kung ano po yung status ng mga rider nyo sa inyong portal, kung ito po ba ay pending o inihintay na lang po ma-approve yung mga requirements niya, kung ito po ba ay active o pass, o di ba ibig sabihin nun, tumatanggap na siya ng biyahe, or kung ito po ba ay block, or ang ibig sabihin ng block, na suspend temporarily kasi may, baka may ginawang mali ang ating rider. Tama? Okay, so 48 hours lang. At kapag active na siya, tatawag na siya sa inyo bilang operator at siya po ay magre-request na ng load. Hello, ma'am, sir. Okay, magsisimula na po ako ng biyahe. Pwede na po bang maka-request ng load kahit minimum 500 pesos lang. So, di ba, yung operator wallet nyo na 5,000 na niload, doon mo kukunin yung ilo-load. Isesend mo, itatransfer mo sa kanya. Tuturuan namin kayo mamaya sa ating TokTok Operator Technical Training, no? Pagkatapos nitong orientation na to. Tuturuan namin kayo paano i-send and load, di ba? Pag kayo na lang mag-uusap kung paano niya babayaran bilang operator, di ba? Pwede niyang bayaran yan, GCash, pwede sa PayPanda, pwede sa bank transfer, or pwede yung pumunta sa bahay niyo kung gusto niyo, iabot niya ng pera. Kayong bahala mag-uusap doon, okay?
Ngayon, ulitin ko ha, ang isang tuktok rider, kumikita yan ng 80% sa bawat delivery fee. Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, for example, sa isang client, 100 pesos ang halaga ng delivery fee ng pag-deliver ng package. 80% doon o 80%. Okay, 80 pesos doon. Ibubulsa na yan ng rider. Wow! Ganon kalaki ang kita ng rider. Kaya nga yung mga rider dito, nako, pwede silang kumita as much as 1,500 pesos kada isang araw or more depending on his daily number of deliveries. Tama, di ba? Ayan. Kaya kung ikaw ay tuktok operator at gusto mong kumita ng mas malaki, ang gawin mo, kumuha ka ng mas maraming rider. Kasi kapag mas maraming rider, mas maraming deliveries ang pwedeng mangyari. At kapag mas maraming deliveries, mas malaki ang pwede mong kitain bilang isang tuktok online franchise operator. Okay? Klaro ba yon? Ngayon, ulitin ko ha. 80% outright. Ibig sabihin, binubulsa na kaagad ng rider 80% yung kanyang kita. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng delivery bookings, bago pa niya i-deliver yan, namomonitor mo kung magkano yung delivery bookings at namomonitor mo kung magkano dapat yung kita mo as an operator. Kaya safe na safe ka dito kasi meron tayong system. Lahat ng system na yan, nasa TokTok Operator Portal. No? Ituturo namin sa inyo mamaya. Ngayon, sinabi ko nga kanina, within Metro Manila muna tayo for the next 30 days. Di ba? Kasi bago lang tayo. Ano-ano yung mga lugar na sakop ng Metro Manila? Ito po yun. Caloocan, Valenzuela, Navotas, Malabon, City of Manila, Mandaluyong, Pasay, Paranaque, Las Piñas, Quezon City, Marikina, San Juan, Pasig, Pateros, Makati, Taguig, at Muntinlupa. Nako! Napakalaki ho ng sakop natin, okay? Kasi ang balak ng Tok-Tok for the early next year, mag-expand na tayo. Bulacan, ayan na. Pampanga, ayan na. Nueva Ecija, Pangasinan, Bicol, Quezon. Wow! Di ba? Alam ko, excited kayo kasi alam nyo bakit? Iba ho kapag may sariling delivery service. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang online seller, nako, ipa-deliver mo na lahat ng tinda mo gamit ang Tok-Tok. Imagine mo, online seller ka na, o Tok-Tok online franchise operator ka pa, ang laki ng kita mo dito, girl. Tama, di ba? Okay. Di ba? Yan po. Kaya sabihin ng iba, paano yan, daming operator, nako, hindi ho kayo mauubusan. Sang katutak ho ang nagpapadeliver. Ang tagal ho minsan natin naghihintay para may pumikap. At saka napakamura ho ng servisyo ng delivery natin sa Tok-Tok. Very, very competitive. No? Kaparehas, if not, mas mura pa kaysa sa market. Di ba? Kaya, ayan ho. Ngayon, ulitin ko ha. Kapag kumuha ho kayo ng package ng Tok-Tok, okay, ng 16,888, hanggang Monday lang to ha. Kasi next week, pagdating ng Tuesday, baka bumalik na sa 58,000 or baka maging 288,000 na. Kaya kung interesado na kayo, kausapin niyo na yung tao nag-invite sa inyo at kuha na ng package kaagad. Kapag kumuha kayo ng package, ang tawag sa inyo, online franchisee, pwede kayong kumita ng 3% mula sa inyong personal delivery link at sa referral code. Pwede rin kayo mag-register sa ating website bilang isang Tok-Tok franchise operator at kikita pa kayo ng additional 7% mula sa pag-deliver ng mga riders nyo. At pwede rin kayong, kung marami pa kayong oras at may motor ka naman at may professional driver's license, pwede ka pa rin maging isang Tok-Tok rider at kumita ng 80% outright sa bawat delivery fee ng customer mo. Tama? Now, mag-register na tayo, no? Kuha na kayo ng package at mag-register na tayo bilang isang Tok-Tok operator at umaten po ng Tok-Tok franchise operator technical training araw-araw pagkatapos ng orientation natin, okay? So bago tayo tumuloy, ito po, no? 7 p.m. Monday through Saturday ang ating orientation at pagkatapos ng orientation, diretso agad tayo sa ating
TokTok Online Franchise Operator Technical Training.